Hello guys, Q&A muna tayo at marami ng questions ang aming nalalagpasan. Pinipilit namin na sagutin lahat ng mga katanungan nyo pero ang dami nyo, sobra. Ngayong video, meron tayong 10 tanong na sasagutin namin para may bago tayong matutunan sa pag-aalaga ng African lovebirds. Kaya tutukan nyo lang itong video hanggang dulo para wala kayong malagpasan. Okay, simulan na natin to. Tara na, let's go! So, unang tanong agad tayo, anong magandang ipakain na seeds sa Green Perso at Green Fisher? May egg na sila, isa. African mixed seeds pa rin ang ipakain nyo sa kanila dahil itlog pa lang naman. Tapos isa pa lang naman ang egg nila, bigyan nyo pa rin sila ng successor pellets para yung mga susunod na itlog na ilalabas ng hen ay malaki ang chance o mataas ang chance para mag-fertile yung itlog o mabuhay yung itlog. So, ayun ang dulot ng successor pellets. So, yung African mixed seed mo, haluan mo lang ng konting successor pellets para maganda ang buhay ng itlog. Okay? So, pangalawang tanong, yung inakay, sinusubuan ng magulang, dapat po ba na yung pagkain nila nakababad sa cage, hindi natatanggalin or pwedeng tanggalin sa hapon, tapos bukas na ulit? Mas okay kung hahayaan mo na lang na nandoon yung pagkain sa cage, kapag may naubos na, lagyan mo na lang ulit. Kasi kailangan ng parents na maraming supply ng pagkain para sa inakay nila. Lalo na kung dalawa na yan pataas, dalawa, tatlo, or apat na inakay. Importante na may supply ng pagkain yung mga parents. Kasi importante din na lagi silang may pagkain sa cage, lalo na sa oras ng 6 a.m. 'Di ba? Tulog pa tayo noon. Medyo maaga pa noon, kaya hindi pa natin sila nabibigyan agad ng pagkain. So, kung meron silang nakahanda ng pagkain ng 6 a.m., kakain na agad yung parents, tapos mapapakain na agad nila yung inakay on time. Kaya napakahalaga na hayaan lang yung pagkain nila doon sa cage para sila na kagad yung magkukusa na kumain at magpakain. Okay? So, number 3 na tanong, yung parehong male ba, nagbaband din ba sa flight cage? Yes, nagbaband din po ang same male or same cock sa flight cage. Kahit female or hen, nagbaband yan sa flight cage. Kaya bago nyo ibukod yung mga inaakala nyong banded na sa flight cage, alamin muna yung tamang gender. So, dapat sure kayo na male at female sila or cock or hen sila bago nyo sila ibukod. Kasi may chance or may tendency na same hen or same cock yung magkapares na yon, na hindi mo alam na ganun yung gender nila. Tapos, bago nyo pala sila ibukod, kailangan may sign na sila na ready to breed na sila. Ang sign na yon ay yung nagsusubuan na. Hindi sign yung nagkukutuhan. Dahil may same gender na nagkukutuhan na inaakala natin na banded pair na. Ayun pala same hen or same cock pala sila. Nagkukutuhan lang. Hindi po ganun yun. Dalawa lang ang sign kung tama ang pairing nila sa flight cage. Ayun yung una, yung nagsusubuan. Tapos, yung pangalawa, yung nagme-mate na sa loob ng flight cage. Oo, may nagme-mate sa loob ng flight cage kahit walang nest box. Kaya sila nagme-mate sa loob ng flight cage kasi ready to breed na sila, sobrang matured na sila, at kaya na nilang mag-itlog anytime. So, ayun yung dalawang sign bago nyo sila ibukod sa flight cage. At isa pa pala, dapat sure din kayo kung anong gender yung nilalagay nyo sa flight cage nyo bago nyo sila pakawalan sa flight cage. Kunwari, may bago kayong bili na ibon,
na hindi niyo alam yung gender kasi binebenta ng ungender. So, meron na kayong ibon na bago, kailangan kapain nyo lang muna sila. Hulihin nyo muna sila sa carrier nyo or sa mga karton kung saan sila nakalagay. Tapos, kapain nyo yung pelvic bone nila. Alamin nyo muna yung gender bago nyo sila i-release sa loob ng flight cage. Para alam nyo yung gender nila kung sino yung paparesa nila. Ganon. Para wala na tayong iisipin pa na same hento, same kakto, ganon. Kaya mas okay kung gender muna bago release sa flight cage. Pang-apat na tanong, saan po kayo nakakabili ng successor pellets? Meron po sa mga poultry shop, 45 pesos lang po yun. Tapos bibihira lang din magbenta niyan sa mga pet shop kasi hindi lahat ng pet shop ay nagbebenta ng successor pellets. Tapos kung may malapit sa inyong talipapa na may nagbebenta ng patuka tulad ng mga sari-sari store na may patukaan, may mga ganun kasi, meron din po doon. Basta ang presyo lang ng successor pellets ay 45 pesos. Kung ayan ay umabot na 60 or 70, wag na. Doon lang tayo sa pinakamura kasi ayun ang tunay na presyo nila, 45 pesos. Tapos number 5 na question, ano po bang magandang pakain pag may inakay na sila? Okay, so yung kaninang topic ay yung pagbibigay ng pagkain, tamang pagbibigay. Tapos ngayon naman kung ano yung pagkain na pwedeng ibigay sa parents tapos ipapasa sa inakay. Ang pinakamagandang ipakain sa mga inakay ay groats, canary seeds, sunflower seeds, at chick booster. Magkakabukod po itong apat, bali dapat may apat kayong lalagyan sa loob ng cage. Huwag na po kayo magbigay ng bird seeds or yung mga white millet, red millet, at yung black millet ata yung isa. Mas okay na yung madaling matunaw, madaling mapasa ng parents, at maraming benefits, lalo na yung fats and proteins sa loob ng groats and sunflower seeds. Pang-anim na tanong, bigay ka ng mga tips para sa mga ibon natin ngayong tag-ulan at malamig ang panahon para malusog at iwas sila sa sakit. So, una sa lahat, ang iniisip lang natin dito ay yung sana hindi sila magkaroon ng sakit dahil sa lamig ng panahon. Isa lang naman ang dapat nating iwasan para hindi sila magkaroon ng sakit, lalo na sa ulan. Kailangan hindi sila naaanggihan ng ulan kahit yung nest box. Dahil kapag ang nest box nyo ay laging nababasa ng ulan or naaanggihan at biglang masisikatan ng araw na mainit, baka magkaroon niya ng mga insekto at lumutin sa loob or amagin sa loob, lalo na yung mga nest box natin na palutsina lang. Kaya kung may napapansin kayong naaanggihan na ibunan nyo, maglagay lang kayo syempre ng pangharang tulad ng mga sako para hindi sila mabasa. Ang magiging problema lang natin dito, yung init sabay lalamig, tapos iinit sabay uulan. Tapos iinit ulit. Tapos kung gusto nyo naman na magbigay ng mga vitamins para sa immune system nila, syempre multivitamins at yung mga vitamins na may enzymes. Ayun lang. Tapos, okay na yun. Maganda na yung immune system nila para iwas sa sakit. Pang-pitong tanong, ginagamot ba ang ibon pag naglulugon o kusa lang, hayaan matapos? Pwede nyo naman sila bigyan ng vitamins habang naglulugon pero kadalasan sa mga ibang nag-aalaga, tulad ko, kapag nag-molting sila or naglulugon, hinahayaan ko lang sila dahil part ng ibon na maglugon. Ang iniiwasan lang natin dapat dito ay yung hawakan sila, huli-hulihin at istresin. Kasi ang paglulugon ay masakit sa katawan ng ibon base sa mga research ko. So ayun, tapos kung gusto niyo naman gumanda yung balahibo nila after ng paglulugon,
Habang tumutubo, magbigay lang ng pagkain na may proteins tulad ng mga boiled eggs. Dahil yung proteins ay nagpapaganda rin niya ng balahibo na, ng ibon. Tapos yung mga multivitamins. Basta vitamins pang ibon or pang manok, pwede yan sa mga ibon nating African lovebirds. Okay? Number 8 na tanong, kailangan pa ba ng malunggay kung may kusot na po? Pwede naman po para mas maging steady or matibay ang nesting nila para maiwasan yung paglubog or pagbaon ng mga itlog. Dahil nga, kung kusot lang yan, tapos marami, pwede nilang mabaon yung itlog na hindi nila sinasadya, tapos hindi na nila malilimliman. Kung meron naman kayong mga sanga ng malunggay dyan, tapos gusto nyong patibayin yung kanilang pugad, okay lang na magbigay kayo ng marami, basta iwasan lang mapuno para may mapwestuhan pa rin yung mga inakay. Number 9 na tanong, dapat po ba na may ilaw ang cages ng ibon natin sa gabi? Ito ay nakadepende sa lugar mo. Kung ang lugar mo ay laging may malalaking daga or may mga pusa na punteriya ng yung mga ibon mo, mas mabuti nang may ilaw para alam ng ibon kung paano sila gagalaw kapag may mga kalaban na. Dahil nga ang ibon ay bulag sa dilim. Kaya kung walang ilaw yan, ibunan nyo, tapos may mga daga, pusa na dumadayo, ayan ay delikado na kasi hindi nila alam na yung kalaban ay nasa gilid na pala nila. Tapos isa pa, kung ang lugar mo ay hindi nadadayuan ng mga daga or pusa, tapos gusto mong lagyan ng ilaw, ito muna ang isipin mo kung may hindi makakatulog na kasama mo sa bahay sa gabi. Dahil ang mga ibon ay nag-iingay pa rin ng konti lang, syempre, kapag may ilaw or may natatanaw silang liwanag. Kaya, ayun ang isipin muna natin kung may makakatulog ba sa loob ng bahay nyo. So, ano ba ang lugar mo? Ganun yun. Ibabase mo lang lahat sa pwedeng mangyari. So, isipin mo kung ano ang pwedeng mangyari dito. Tapos, sa ganito, ganun lang. Kailangan lang natin mag-brainstorm. So, number 10 na tanong. Tanong ko lang po, inaano po ba yung ginagawa ng lovebirds sa sanga ng malunggay? Ginagawa po nila itong nesting materials sa loob ng kanilang nest box para maging maayos po ang beddings nila. Kaya po sila gumagawa ng nesting sa nest box para yung itlog ay naka-steady lang kung saan nila ito lilimlimin hanggang sa mapisa. At para din maiwasan yung mga splay legs at para magkaroon ng tamang temperature sa loob ng nest box at humidity para sa itlog. Yung humidity, ayan yung kung napapansin yung nilalabas ng ibon nyo yung mga nesting materials tapos binabasa nila, ayan ay gumagawa sila ng humidity para sa itlog nila. Or kung wala pa silang itlog, ginagawa nila itong steady. Pinapatigas nila yung malunggay, yung sanga ng malunggay, para kapag dadaan sila, hindi sasama, hindi mahahawi, hindi magagalaw. So, ayun yung dahilan kung bakit nila binabasa yung balat ng malunggay. So, ayun po ang tunay na dahilan kung bakit sila gumagawa ng nesting materials sa loob ng nest box gamit ang sanga ng malunggay. And that's all for today. Salamat sa mga nanood. At kung may natutunan kayong bago, thumbs up, masaya na kami. At kung ikaw ay bago pa lang sa aming channel, pindutin mo na ang subscribe at ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. Salamat sa mga sumusuporta at mag-ingat po ang lahat, and we'll see you on the next video.